Magandang tanghali sa ating lahat. My name is Alison Noel F. Mercado. I am 14 years old, child, and youth representative of Barangay Molitetsu, BCPC. I am also a grade 9 student here in the USA. This video is to inspire young children like me, and as a child representative of Barangay Molitetsu, I would be happy to inspire you guys how to use the technology properly and responsibly. Growing up in this digital age, I have seen firsthand technology that it can be both blessing and a curse. That's why I decided to join the Safe Online program to help children like me to keep themselves stay safe online. At first, I actually find Plan International boring because I am really not into law or other stuffs, but as I more attend seminars or meetings, I have realized that I really, really can make a big difference by being part of this program. And it was fun because while I am learning about cyberbullying, OSEC, sexual harassment, laws, and more, I am also making new friends sa mga kabilang barangay, and meron din sa mga tagam Manila. Abang nag-a-attend din ako ng mga meeting sa barangay, masaya siya kasi hindi lang dahil sa natututo ako para maprotektahan yung mga kabataan, natututo rin ako para maprotektahan yung sarili ko. One time, na-experience ko yan, yung may nang threaten sa akin sexual harassment, ganun, and sobrang laki talaga ng natulong sa akin ng Safe Online dahil napag-aralan ko na dapat hindi ako matatakot kapag may nang ba-blackmail sa akin. And tinuro din kasi sa amin na kapag ganun, magsumo kami sa barangay or sa aling police. Through my participation in joining the Safe Online program, I gained more understandings about how to keep myself safe and other children. And not just that, natututo rin ako na sobrang halaga rin pala ng pag-advocacy ko, lalo na tungkol ito sa mga karapatan ng kabataan, na natutulungan ko yung mga kabataan na matutong magsalita para sa sarili nila, lalo na para sa mga karapatan nila. Kaya kung isa ka sa mga kabataan na nanood ngayon, napakahalaga na aalagaan at iingatan mo ang karapatan mo. At hindi ka dapat matatakot dahil isa kang bata, meron kang karapatan magsalita, meron kang karapatan magsumbong, at yun, dapat maging malakas ka. Dapat maging malakas ka dahil napaka-importante na marinig ng mga nakakatanda yung boses nating mga kabataan. At isa ako sa mga bumuboses para sa mga kabataan. Mahirap man, lalo na kung may nagbabanta, or mahirap din, lalo na kung sarili mong pamilya, or mas nakakatanda yung nang aabuso sa atin, lalo tayo matatakot. Pero itong message na to, ang point ng lahat ng yun, huwag na huwag kang matatakot dahil hindi mo deserve yan. Karapatan mong magsalita, karapatan mong alagaan ang iyong sarili, karapatan mong magsalita para sa iyong sarili, at karapatan mo na ipaglaban ang karapatan mo. And by becoming part of the Plan International, I was able to help the world to become safer and better. I was able to empower young people to take control of their digital futures and to make sure that their rights are being respected. I am so proud that I have been part of this amazing program, and I am so excited to see how my knowledge and experience will help shape the future of the internet.